Habang patuloy na tumataas ang presyo ng bilihin, napag-iiwanan pa rin ang sahod ng mga manggagawa. Paulit-ulit na sinasabi ng gobyerno, masama raw ang epekto sa ekonomiya kapag tinaas ang sahod. Pero para sa mga manggagawa, may mga konkretong hakbang na magagawa ang pamahalaan para makamit ang makabuluhang aumento sa sahod. Panoorin ang aming report kasama ang Panay Today, Kodaw at Umani Productions. Napag-usapan namin yung mga kasama ko sa tubuhan. Sabi ko, bakit hindi ba natin pwedeng ihapag yung reklamo natin na baka naman pwedeng taasan? Hindi talaga yung sapat. At sobrang taas ng presyo ng mga bilihin, kaya hindi talaga kakayanin. Maraming kagaya ni Dominga na manggagawang bukid na mas mababa pa sa minimum wage ang sinasahod kada araw. 400 pesos ang daily minimum wage sa Region 2 pero 250 pesos lang daw ang pinapasahod sa kanila sa tubuhan. Pero kahit pabigyan sila ng tamang regional minimum wage, hindi pa rin daw ito sapat lalo pat hindi tumitigil ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Para sa Kilusang Mayo 1, panahon na para pakinggan ng Administrasyong Marcos Jr. ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Mag-11 months na si Bongbong Marcos ngayong May sa Malacañang. Dismayado kami kasi wala talaga siyang sinasabi, hindi nagsasalita patungkol sa long-standing legitimate demands ng mga manggagawang Pilipino, lalo na yung usapin ng pangangailangan talaga, urgent pito po ito na dapat itaas ang sahod ng mga manggagawang Pilipino sa antas ng nakabubuhay o yung tinatawag nating family living wage. May iba't ibang panukala ang mga grupo ng manggagawa para sa taas sahod. Isang panukala ay i-adjust ang kasalukuyang minimum wage sa mga rehiyon tungong 1,100 pesos o tinatayang halaga ng family living wage o halagang kailangan ng isang pamilyang may 5 miyembro para mabuhay ng disente. May isa ring panukala para sa across the board o lahatang 750 pesos na aumento sa sahod para sa lahat ng manggagawa sa pribadong sektor, maparegular man o minimum wage earner. Para naman sa government employees, 33,000 pesos ang panawagan nilang entry-level salary grade. Pahayag ng mga guro at iba pang kawani ng gobyerno, sobrang liit na ng 12,500 pesos na sinasahod ng mga nasa salary grade 1. Hindi naman siguro masama na humingi tayo ng disente at nakabubuhay na sweldo sa aming ahensya. Kasi nga, overwork, underpaid ang mga teachers sa kasalukuyan. Sabi ng KMU, walang katotohanan ang sinasabi ng gobyernong madedehado ang ekonomiya ng bansa kapag itinaas ang sahod ng mga manggagawa. Laging sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga negosyante na hindi daw kaya yung dagdag sahod at malulugi. Sa totoo lang po, may statistics. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy-tuloy na tumaas yung produktibidad ng mga manggagawa. At lumabas po yung report na kumita yung top 1,000 corporation. So para po sa amin, kung kumita ang top 1,000 corporation, nagtrabaho kaming mga manggagawa. On the other hand, dapat naman po makompensate yung aming pinagtrabahuhan para mabuhay yung aming pamilya. Ayon sa KMU, lulubusin ng mga manggagawa ang lahat ng pamamaraan para maigiit nila ang panawagan para sa aumento sa sahod. Ang unang engagement, factory level. Collective bargaining agreement. Ano't ano man, maliit yung saklaw, pero pagka nagko-collective bargaining agreement at nadadagdagan yung sahod, tumataas pa rin yung sahod ng mga manggagawa. Ikalawang engagement po namin sa region level, yung mga RWB. Meron po silang mandate under Republic Act 6727 na dapat yearly kailangan nilang mag-aral para madagdagan ang sahod ng mga manggagawa sa buong region. Ganito ang ginawa ng ilang union sa mga rehiyon kabilang ang NCR, Central Luzon at Region 6 o Western Visayas. Sa petisyong inihain sa Dole Region 6 sa Regional Wage Board, hiniling ng mga manggagawa na itaas ang minimum wage sa rehiyon mula 450 pesos tungo 550 pesos. Sa kabila ng ating demand na dapat ibasura na itong Regional Wage Board dahil ito ay mapanghati at pinipigilan nito ang pagtaas na sweldo ng manggagawa, pero pinapasok pa rin natin ito dahil sa kagyat kailangan talaga ng manggagawa ng kagyat na increase sa kanilang sweldo dahil matindi na ang paghihirap ng manggagawa dahil sa mabilis na pagtaas ng inflation rate.
Ikatlong paraang hinahapag ng KMU ang pagsasabata sa mga nakabinbing panukala, kabilang ang House Bill 7568 o ang 750 pesos across the board nationwide increase bill at House Bill 4898 na nagtatakda naman ng isang national minimum wage. Ang last engagement po namin kung talagang si Bongbong Marcos ay mayroong malasakit sa mga nagtulad namin na nagbabanat ng buto at nakikita niya yung pangangailangan na kailang-kailangan talagang mabuhay yung aming pamilya, ang pinakamabilis na pwede niyang gawin, pumirma siya ng isang executive order na nagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa buong bansa sa antas ng nakabubuhay or 1,100 pesos kada araw. Panahon na para mabilis na umaksyon si Bongbong Marcos, magsalita at dagdagan yung sahod ng mga manggagawa at kagyat na ibaba yung presyo ng mga bilihin. Sinabi na namin yung mga pamamaraan. Therefore, nasa balikat niya na po ang lahat ng ito kung tutugon siya o hindi. Sahod! Itaas! Presyo! Ibaba!